Paalala ko lamang po sa inyo mga tol, huwag po tayong boboto ng mga politiko na kung ang sariling pamilya po nila hindi kaya po nilang pangasiwaan, eh how much more ang pamilya po ng sambayan ng Pilipino. Basic lang po yon. Kapag ka hindi mo kayang bumuo ng sarili mong pamilya, hindi mo rin kakayanin buuin ang pamilyang Pilipino. Dapat maging huwaran ka bilang ama or ina or bilang kapatid sa iyong pamilya. I am not saying na porkit bachelor ang isang tao o tumandang dalaga, eh hindi na po nila kayang mag-lead bilang ama at ina sa ating bansa. Hindi po yon ang ibig kong sabihin. Pwede naman kasing ikaw ay isang kapatid pero maayos ang iyong pamilya. Pwede rin namang ikaw ay isang ama or ina pero maayos ang iyong pamilya. Dapat yan po ang maging pamantayan po natin. At saka wag din po natin kalilimutan na wag po tayong boboto ng mga pro-China candidate. Kailangan nagkakaisa po tayo na ang layunin po ng ating mga namumuno sa ating lipunan ay protektahan po ang bansa natin, ang kapwa po natin Pilipino, ang soberanya at ang sovereignty po natin. Dito sa vlog na ito, nagpapaalala marahil itong si Ninyo Barsaga about a certain politician na mukhang meron pong hindi magandang pangyayari sa kanyang pamilya. At isa po sana ito sa maging hudyat sa atin, bagamat hindi po natin i-identify kung sino po ito. Pero gagawin po nating pamantayan ito para sa mga susunod na panahon, titingnan natin ang personal life, ang family life ng ating mga ibobotong tao. Kasi sabi dito sa vlog ni Ninyo Barsaga, sino itong babaeng government officials na nang lalaki din manang-mana sa ama niyang babaero? Warning, huwag po kayong magpapangalan ng kahit sino mang politiko. Wala po akong pananagutan dyan. Kapag kami mention nyo po sa ating chat area, ngunit kayo po ang mananagot pag nagkataon at na-screenshot po yan at nasaktan yung taong tinutukoy ninyo. Kaso po yan, libel po yan. O, pasok po tayo rito po sa vlog ni Ninyo Barsaga. Magandang araw. Alam niyo po mga kaibigan, ito, magugulat tayo sa ikikwento ko. Oo. Ito yung ikikwento ko, hindi ko idedetalye. Hindi ko imemensyon ang pangalan ng taong ito. Dahil ito ay pribadong buhay nila. Okay. Ngayon, i-establish natin ang credibility nitong si Ninyo Barsaga. Hap-hap po ito, hap-hap. Pasensya ka na, kaibigang Ninyo Barsaga. I just want to be fair sa aking mga manunood. Hap-hap, ang ibig sabihin, maraming mga pagkakataon na siya po'y nagsasabi ng totoo. Pero marami din pong pagkakataon na siya po'y nagbibiro o paminsan-minsan, maaaring nakapagsasambit ng kasinungalingan. It's up to you now kung paniniwalaan po ninyo ang chika minute dito nitong si Ninyo Barsaga. Kasi ang sinasabi niya rito, eh meron pong isang politiko at magugulat po tayo. Bagamat ito po ay pribadong buhay niya, pero pag ikaw kasi public servant, wala nang magiging pribado sa iyo. Lahat mahahalungkat ng taong bayan dahil magiging pamilya mo sila eh. Kailangan alam ng kapamilya mo kung ano ang pagkatao mo, kung ano ang iyong family life, at kung ano ang iyong mga ginagawa sa buhay. Pribadong buhay. Pero, kung kayo'y matalinong tao, magugulat kayo. Oo, magugulat kayo. Itong babaeng itong tinutukoy ko, na sinasabi kong pribado ang buhay, may asawa na ito at may mga anak na. Simulan muna natin doon sa asawa niyang lalaki. Okay. May asawa na at may mga anak na. Ako, mahirap po ito. Kasi kung may asawa ka na at ikaw ay either ng bababae o ng lalaki, paglabag po yan sa batas. Aral tayo ng bahagya para hindi naman totally marites itong ginagawa po natin. Kapag ang isang babae ay ng lalaki, meron po kaagad yung kaakibat na kaparusahan ng nakalagay po sa article, ay nakalimutan ko bigla, o adultery sa ating revised penal code. Ito pong adultery, sa madaling paliwanag,
ito po ay single act of having sexual intercourse with a man, not your husband. Kapag ka ang babae po ay nakipagtalik isang beses, dalawang beses o higit pa sa ibang lalaki na hindi niya po asawa, adultery po yon. At may kaparusahan po iyon ng pagkakakulong at saka fine. Pero kapag kalalaki naman po, hindi po ganun kadali. Kasi pagkalalaki ang nanlalaan ng babae, hindi lamang nakipag-sex siya sa babae. Unfair nga ang batas noon. Kailangan magpo-fall doon sa tatlong pagkakataon. Ano yung tatlong pagkakataon? Unang pagkakataon, itinira nung lalaking ng bababae ang kanyang kalaguyo sa kanyang bahay. Bawal po yon. That is concubinage, ang tawag. Kapag ka doon sa ikalawang pagkakataon, ay under scandalous circumstances. Ano? Under scandalous circumstances, pinakamagandang halimbawa, nahuli ka ng iyong asawa na nang bababae at ginawa mo ito sa mga public hotels. Yan, under scandalous circumstances po yan. Marami na po tayong napanood na ganyan. At ikatlo, cohabited with her to other place. Ibinahay mo yung babae mo. Inupa mo ng apartment at doon kayo namumuhay bilang parang mag-asawa. Tatlong sirkumstansya na magkakaiba pero lahat po yon equivalent to concubinage. Pero ngayon, mas mabigat na kasi ang batas na pabor ngayon sa mga babae. Meron pong violence against women and their children. Mambabae ka lang, pwede ka nang sampahan kagad ng psychological violence ng asawa mo for violation of Republic Act 9262. O kahit paano ha, kismis kasi itong pinag-uusapan natin pero mag-aral po tayo. Huwag po tayong mambabae, huwag po tayong manlalaki. Kung nagkamali man tayo sa nakalipas na panahon, magsisi tayo, kalimutan na po natin yan, at mag-move on na tayo sa tamang direksyon. Tuloy po tayo sa sinasabi po dito nitong si Niño Barsaga. Ako, maluloka. I remember, meron akong isang kaibigan na pumanaw na. Itong kaibigan ko, itong pumanaw na, one time na ikwento niya rin to. Na nagkaroon ng problema itong kaibigan niya na kaibigan din namin. Alam niyo kung ano-ano? Itong lalaki nakabuntis. Nakabuntis. Natural babae ang nabuntis niya. At yung nabuntis niya, kilala din sa showbiz. Kung hindi ako nagkakamali, itong babaeng nabuntis niya at yung bata something 5 taon nata o mag-aapat na taon o mag-limang taon na ang bata. Ngayon, nalaman ito ng babae na asawa ng lalaki. Nagkaroon na ng lamat ang kanilang samahan. Nagkaroon na ng hindi maganda na pagsasama. Nakakaloka. Nakakaloka. Nakipagrelasyon din yung babae. Update mo! Gumante. Yun ang mahirap, ano? Sa ating mga lalaki at babae, pag nagkamali ang partner natin, huwag nating gagantihan. Kasi mahirap mabuo ang pamilya. Salamat sa Diyos kapag ka nangyari ang isang ganitong sitwasyon at hindi nagkahiwalay ang party. Pero usually talaga sa mga ganitong pagkakataon, nauuwi po sa hiwalayan eh. At ang hiwalayan na yan, nakakasira po yan sa kinabukasan po ng mga kabataan. Isa sa mga hindi maikakailang dahilan kung bakit ang kinabukasan po ng isang kabataan nasisira dahil po sa broken family. Meron pong pag-aaral na isang cause ng pagkakasira ng buhay ng isang kabataan ay dahil po nagkahiwalay po ang kanilang mga magulang. Kaya sana, pagka may mga pagkakamali ang ating mga partner, huwag po tayong gagante. Mas maigi pa na i-focus po ninyo ang inyong mga anak
ang inyong mga attention sa inyong mga anak kaysa gantihan ang inyong mga partner. Tuloy po natin ito, mga tol. Nakipagrelasyon yung babae sa isang basketbolista. Guwapo, maganda ang ngipin nun lalaki. At take note, ah, hindi siya PBA. But basketbolista. Hindi PBA. Di lahat ng mga kilala natin na pogi sa PBA, hindi nakasali. O lahat ng mga basketbolista sa PBA, hindi nakasali. Huwag kayong magme-mention ng pangalan, mga tol. Nagpapaalala po ako sa inyo sa comment section. Do not mention names. Tuloy po tayo. Alam niyo, pinaka-paborito kong liga sa mga nagba-basketball. Player. Maraming gwapo dyan. Maraming gwapo dyan, player na gwapo, Edwardes. Ano kaya yun? Kaya. At take note, maliban sa maraming gwapo dyan, napakaswerte nung guy. Napakaswerte. Alam niyo ba kung anong mga regalo binigyan ng gasoline station? Oh, pet malo. Nagbibigay si politiko ng gasoline station. Ang lupet, ano? Alam niyo ang kapital sa gasoline station? Hindi kakayanin ng 10 million pesos lamang. Prangkisa pa lang niya, napakamahal na. Yung place pa. At syempre, yung pagtatayo pa ng mismong gasoline station. Kaya more or less, mga 30 million pesos kaagad. At least, ang minimum amount para magkaroon ka ng gasoline station. Pero, pinamimigay lang ang lupit po ng politiko na to. Tuloy po tayo. Oo, binigyan ng gasoline station yung player ng basketball. Hindi ko muna hindi ko sino siya. Pero kilala nyo ito. At alam ko, kalat na ito sa sirkulasyon sa government. Itong babaeng tinutukoy ko. Alam na ito. At ito ay naikwento rin sa akin nung isang kaibigan kong bakla nung time siya ay nabubuhay pa. At biglang may nagkwento na naman sa akin nito. Kaibigan niyang bakla na nabubuhay pa. O, mga tol, maraming bakla na pumanaw na. Huwag tayong mag-single out ng pangalan. Basta maraming bakla na pumanaw na. O, kasi sabi niya, nabubuhay pa. Ibig sabihin, namatay na yung bakla. Na-shocking ako. Nawala na sa ulirat ko yan. Totoo nga pala talaga. At yung nagkwento, taga-makeup niya pa. Ang nagdadaldal. Taga-makeup niya pa. Ay, salamat dyan, Gina. Nung government official. At ito pa. Without naming names, ha? Without naming names. Ang mga hint na binigay ni Ninyo Barsaga, mayaman yung politiko. Siyempre, nagbigay po ng gasoline station. At ang kanyang lalaki daw ay isang basketbolista at hindi PBA player. Tapos, sinabi daw ito sa kanya ng kanyang kaibigan na bakla na pumanaw na. Pero maraming mga baklang pumanaw na, mga tol. Ngayon, meron na naman siyang kaibigan na nagsabi sa kanya nito. Yan po yung mga hint, ha? Do not name names, mga tol. Nakikiusap ako, huwag kayong magpapangalan. Pagkamali na nga yung lalaki, nagkaroon ng bunga yung taga-showbiz at yung lalaki. Ngayon, normal sa lalaki yan, di ba? Na magkaroon ng relasyon sa ibang babae. I disagree with that connotation, ano? Na normal sa isang lalaki na mambabae. Hindi po yun normal. Kailanman hindi po magiging normal ang isa sa mga naging pagkakamali ko sa buhay. Ano? Huwag po nating i-normalize ang pambababae. Nakita po natin yan sa dating Pangulong Rodrigo Duterte, sa dating Pangulong Joseph Ejercito Estrada,
at sa napakarami pa pong mga kakilalang personalidad na parang commodities lang ang babae. Huwag po tayong ganun. Kailanman hindi magiging normal ang pambababae at lalong hindi normal ang panglalalaki. Ibig sabihin, irespeto po natin yung sanctity of a married life. Di ba? Sanctity of marriage. Ika nga. Sa amin sa kapulisan, merong police officer's pledge. At isa po yan sa police officer's pledge to respect the sanctity of marriage. Sana ganun, ano? Pero syempre, parang kasing nagiging common knowledge sa karamihan na kapag ka lalaki ang nambabae, okay lang. Pagka babae ang nanlalaki, tabu. Pareho pong mali yan, mga tol. Tuloy po tayo. Magkaroon ng anak, normal yan. Pero, ang ikagugulat ng mga tao, yung babae na asawa ni lalaki, nakikipagrelasyon din. Ito po ha, balik tayo sa lalaki, sa asawa ng babae na government official. Alam niyo ba, mayroon isang kasubdivision nila na may kasambahay. Kasambahay na labuntis din. Yung kasambahay ng isang kilalang tao. Oo. Nabuntis nung asawa ng babae. Ay, grabe na loka. Pati kasambahay binuntis. Sino kaya ito, mga tol? Oh, ito na naman, aral-aral na naman tayo. Ha? Balik po tayo doon po sa usapin ng support. Kasi chika minitong pinag-uusapan natin, kaya haluan po natin ng education. Ang isang lalaki na nakaanak sa labas, meron pong obligation po yan na suportahan yung anak niya sa labas. Ang tawag po doon, syempre, doon sa bata, illegitimate child. Pero tandaan po natin, ang illegitimate child ay meron din pong karapatan ng suporta mula sa kanyang ama, yung kanyang biological father. But hopefully, itong kasambahay na ito, dalaga. Hoping tayo na dalaga po ito. Kasi kung ang kasambahay na yan ay may asawa na, nakalulungkot naman dahil ang magiging ama noong batang dinala ng kasambahay na dahil sa pagkakabuntis sa kanya ng amo niya ay yung tunay niyang asawa. Pero imo, ang pangalan, nakapangalan sa'yo pero hindi mo naman pala tunay na anak. Kasi ganun po, how the law works, ganun eh. Ang presumption, kapag ka ang isang babae na may asawa ay nanganak, automatic ang ama po niyaan yung kanyang asawa. Pero kung ang nangyari dito, hindi ganun, eh mas nakakalungkot po yon. Kawawa naman yung lalaki na asawa ng kasambahay. Hindi natin alam ang detalye kasi kasambahay lang ang sinambit nitong si Ninyo Barsaga. Tuloy tayo, mga tol. Kaako. At nalaman ito ng tatay ng babae na government official, binugbog ito, pinagsisipa yung lalaki ng tatay ng babae. Pinagsisipa! Nakakaloka! Makainom muna ako ng salamat. Ang sarap. Diba? In fairness, yung lalaki, gwapo. Maganda din naman yung babae. Maganda si babae. Gwapo yung lalaki, ha? Yung nakabunti, siguro tinutukoy ni Ninyo Barsaga, tapos maganda yung nanlalaki. Sino kaya ito, mga tol? Huwag kayong magbabanggit ng pangalan. Yung asawa na government official. Gwapo din naman yung asawa niya. Oo. Pero kung pagmamasdan ninyo sa ibang mga clip, sa mga ibang gathering, hindi na sila nagsasama. Hindi na sila nagkaka-appearance. Sa mga pagtitipon, hindi na raw nagkakasama yung mag-asawa. Eh, syempre, may kanya-kanya ng babae, may kanya-kanya ng lalaki. Alam nga naman, magsama pa. Pero sino kaya ito, mga tol? Huwag magbabanggit ng pangalan.
Oo. Kasi alam na alam. At itong lalaki, hindi mula na mapwesto doon sa pwesto niya, hindi na rin ito masyadong nagkikita-kita sa mga puto opportunity. Mm-mm. Talagang nagdededmahan na ang dalawa. Nakakaloka. Huwag magbabanggit ng pangalan, mga tol, ha? Kasi kahit hindi tunay na pangalan ng tao, yung banggitin ninyo, kapag ka-identifiable ang tao na yan, na siya yun, libelous pa rin yan. Nagpapaalala lang po ako sa mga commenter natin. Meron na po akong dinilit na comment. Baka ma-screenshot kayo, ipahanap kayo, matutuklasan kayo kung sino kayo, kahit YouTube ang gamit ninyo, maniwala kayo sa akin. Alam mo, doon sa babae, kaysa pag tumilit ka na maayos ka, okay ang lagay mo, mas maganda makipag-divorce na lang kaysa magpaka-plastic sa buhay. Alam mo, ma'am, nagpapaayusin ninyo, Barsaga, divorce. Eh, boss ninyo, wala namang divorce dito sa Pilipinas. Isinusulong pa lang ngayon, kaso lang maraming humahad lang. Ano? Pero maganda yung payo niya. Kapag ka hindi na working ang relationship, exit na. Di ba, maghiwalay na lang, mas katanggap-tanggap pa yun eh. Kaysa mambababae patuloy yung lalaki, tapos manglalalaki patuloy yung babae, ang sama tingnan. Lalong-lalo na sa mga anak nila, di ba? Kalat na kalat na. Kalat na kalat na. Kalat na kalat na yan. At alam na kung sino. Ako hindi ko papangalanan kung sino itong babaeng official na ito. Marami naman official sa gobyerno na babae. May congressman. Congressman. Congresswoman. Oh. May senadora. May senadora. May gobernadora. May gobernadora. Marami. Hmm. May barangay chairman. Pero... Oh, meron siyang mga hindi binanggit na posisyon, ha? Wala siyang binanggit na mayora. Wala siyang binanggit na vice-mayora. Wala siyang binanggit na presidente, vice-presidente. Wala siyang binanggit na vice-gobernadora. Wala siyang binanggit na councilors. Oh, tingnan natin, tuloy natin. Pero hindi sila ka-level ng ganun. Oh, hindi sila ka-level. Mm-hmm. Kilala ito, taong ito. Mm. Kilala. Pero bilib ako sa kanya, matatag siya kahit pa paano. Matatag ang taong ito. Mas the best, magpakatotoo, kung nagkamali, talagang mali naman ang ginawa ng lalaki, na iniputan ka sa ulo, ay ginawa mo rin naman, iniputan mo din naman siya, pumatol ka sa isang na basketball player, parehas lang naman kayo nagkasala. Ang kawawa lang dito, yung mga junakis ninyo. Yun lang. Kaya, bago ka magmalinis, na matatag ka, malinis kang opisyal, maayos kang tao, we just try ang magpakatotoo. Yan. Tama, I agree. Magpakatotoo, sabi ni Ninyo Barsaga. Ngayon, bakit po natin pinalakay ito, mga tol? Hindi para magmarites lang. Alam nyo naman sa aking programa, more on education tayo eh. Siguro, natuto na kayo doon sa mga binanggit ko kanina na mga kaso-kaso. Pero, gawin natin pamantayan ito para po sa pagboto sa susunod na halalan. See to it na ang iboboto po natin na pangulo, ikalawang pangulo, mga senador, gobernador, vice-gobernador, mayor, vice-mayor, councilors. Pamantayan kaagad natin. Ito ba ay may asawa? Kapag ka may asawa ba ito? Maganda ba ang buhay pamilya nito? Kasi kung hindi maganda ang buhay pamilya ng isang politiko, hindi niya mapapaganda ang buhay ng kanyang papamilyahing mga Pilipino. Kung ito naman ay binata o kaya ito po ay dalaga, tingnan din po natin ang relationship niya sa kanyang mga kapatid at kanyang mga magulang. Kung ito po ay hindi mabuting kapatid, hindi mabuting anak sa kanyang ama at ina, huwag din po nating iboboto. Dahil kung hindi niya po kayang maging mabuti sa kanyang kapatid, sa kanyang mga magulang,
hindi niya rin po kayang magiging mabuti sa ating mga kababayang Pilipino. In short, mga tol, bilang Pilipino, pahalagahan po natin ang pamilyang Pilipino. Bumoto po tayo ng mga politiko na may pagpapamahalaga sa katatagan ng pamilya. Higit sa lahat, yung meron pong fidelity na tinatawag, katapatan sa kanilang mga minamahal sa buhay. Kaya nga ako, to be honest with you, hindi ako pwedeng maging politiko eh. Kasi during my lifetime, nakagawa ako ng pagkakamali. At alam ko, hindi ko kayang pumamilya ng sambayan ng Pilipino. Kaya huwag tayong boboto ng katulad ko, huwag kayong boboto ng katulad ng pinaparating sa atin ni Ninyo Barsaga. Maraming maraming salamat sa inyo mga tol. Hindi na ako magbabasa ng mga komento, baka madulas pa tayo. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. By the way, salamat kay Jean sa 1,600 super sticker. Oh, kung saan ang tama, doon po tayo. Ha? Keep safe, see you always. Bye for now, mga tol. Siya nga pala, mga tol. Baka meron po kayong apo, anak, o kayo mismo na graduate po ng Bachelor of Science in Criminology at magte-take pa lamang ng Criminologist Licensure Examination. Highly recommended ko po itong nakikita po ninyo sa ating screen na Ortea Review Center. Nakabase po ito dyan po sa Batangas Province. At nagkikater din po sila ng online review. Actually, yung face-to-face at saka online review, magkasama po ito. Napakagaling ang mga instructor po dito. Dati po ako dito nagtuturo, pero dahil nga po sa focus muna tayo sa political vlogging, kaya nagpaalam muna tayo sa ating kaibigan na si Attorney Rudy Ortea. Siya po yung review director at owner ng Ortea Review Center. Highly recommended ko po ito, mga tol. Sana pagkatiwalaan nyo po, lalong-lalo na kung kayo po ay nasa area po ng Batangas City. Sigurado po, mataas na mataas ang porsyento na papasa po ang inyong apo, anak o kayo mismo. Kaya kumonekta na po kayo sa kanila, i-message nyo lamang po ang Facebook page na ito, Ortea Review Center. Maraming maraming salamat sa inyo, mga tol.